Isang magandang araw po mga ka-Apple. So, andito po kami ngayon sa isang farm dito sa Kapatagan wherein nagtatanim din po kami ng mga patatas na kasama rin po yung mga apple. So, sa may bandang baba po dyan, meron na po yung nakagraph ng mga apples na mga nasa around 170. At kung mapapansin niyo po sa baba nito is merong isa. So, dito ko po tinanim yung mga iba't iba ko rin pong mga fruit trees gaya nung pinakamain ko po isang apple. So meron din po tayo ditong Hass avocado and then yung meron din po tayong jackfruit. So ini-incorporate ko rin po dito sa area nito ang mga fruit trees sa mga gulay dahil ang area na pong ito is kung mapapansin niyo po sa video is medyo slopey po siya. So dapat po nating alagaan yung ating area na hindi po siya bastang-basta ma-erode yung mga top soil po nito. So, ang kagandahan po kapag ka nagtanim po tayo ng mga fruit trees incorporated po sa ating mga gulay is meron po tayong pangsangga or nag-hold po ng soil para hindi po siya bastang-basta ma-erode po. Usual kasi po ang erosion is nangyayari kapag ka may malakas na ulan. So, nawawala yung top soil. So, kapag ka nagtanim po tayo ng mga patatas, the usual na maturity po niyan is mga nasa 3 to 4 months. So, yan po yung harvest time ng ating mga patatas. And yung itinatanim po ng mga patatas are yung mismong tuber or yung laman po ng patatas kapag ka nag-harvest po yung farmer. Siniseparate nila yung small to medium size na mga patatas tapos pinapatubo and then yun na rin po yung itinatanim. So, parang cycle lang rin po yung pagtatanim ng patatas. And kung mapapansin niyo po yung plotting ng ating patatas is across the contour po siya. Yun po yung suggested po sa mga slopey area kapag ka nagtanim po tayo ng vegetables para hindi po basta-basta na i-erode yung mga topsoil. So yan po dapat ang ating gawin. And then planning na rin po na magtanim dito ng vetiver grass. And take note po mga ka-apple, kahit sa mga maliliit po na mga area, pwede po tayong magtanim ng patatas, gaya nitong tanim po namin, kahit sa mga paso, so pwede nating lagyan po yan ng soil and then yung pinatubo nating tuber ng patatas is doon po natin itatanim. So ito naman po yung isa sa mga pamamaraan na ginagamit or ina-apply po ng mga farmer dito sa Kapatagan is yung tawag po namin dito sa local language namin is habok. So ang ginagawa po nito is naglalagay po kami ng fertilizer sa mismong plot ng ating mga patatas gaya nung complete fertilizer, mga commercial fertilizer and then nilalagyan po ng chicken dung tapos tinatabunan po siya ng lupa para mas maging penetrate ang nutrients sa ating mga tanim. So, protection na rin po yan kapag ka nag-ulan is hindi po ma-erode yung mga inilagay nating mga fertilizer. So, yan po yung tinatawag na habok. So, ayan. So, isa rin po ito sa mga pamamaraan ng mga farmer para mas lalong gumanda yung patatas and then mas maganda po yung laman or yung tuber ng ating mga patatas. So, kapag ka medyo maganda kasi yung lupa na itinabon po natin sa mga patatas, mas gaganda po yung tuber ng ating mga tanim. Ayan.